Kumusta mga ka-atletico? Nagbalik na naman ang ating predictions. This time para naman sa second round ng NBA playoffs. Kompleto na ang matchup para sa Eastern at Western Conference matapos ang makapigil hininga na series sa pagitan ng Cleveland Cavaliers at Orlando Magic. Yun lang ang natatanging serye na umabot sa Game 7 sa buong first round. Kaya lang sa huling laro, pumutok si Donovan Mitchell para akayin ng Cavs sa semifinals. Kaya ngayon, unahin muna natin ang serye sa pagitan nila ng top seed na Boston Celtics. Number 1 Boston Celtics versus number 4 Cleveland Cavaliers. Dito na magsisimula ang matinding test para sa Boston. Sa first round kasi ay easy lang nilang pinatalsik ang Miami Heat minus Jimmy Butler. Hindi basta-basta ang lineup na inassemble ng Cleveland. Nandyan pa rin ang nag-improve na si Evan Mobley. Pati na rin ang naging tinik dati ng Boston na si Max Strus. Kung maging healthy ulit si Jarrett Allen ay dagdag din ito sa alalahanin ng Celtics. Pero sa 3 games na nagkaharap ang Boston at Cleveland sa regular season, 2 beses na komportableng nagwagi ang Celtics. Kaya naman hindi na nakahagulat yung umabante sa Eastern Conference Finals ang Boston kahit pa injured ang kanilang center na si Kristaps Porzingis. Kung hindi rin makakalaro si Allen ay pwedeng ipahinga muna nila ang Latvian star dahil marami namang pwedeng pantapal ang Boston sa big man position. Ang aming verdict sa serye na ito, 4-2 in favor of Boston. Number 2 New York Knicks versus number 6 Indiana Pacers. Pwedeng sabihin na nag-overachieve ngayong season ang dalawang koponan na ito. Pinatalsik kasi nila ang Bucks at 76ers na pinaniniwalaan ng karamihan na title contenders. Kaya medyo mahirap i-predict kung anong kalalabasan ng series na ito. Sa Knicks, kahit wala si Julius Randle ay nagagawa nilang paganahin ang kanilang lineup sa pangungunan ng Villanova brothers na sina Jalen Brunson, Josh Hart at Dante DiVincenzo. Naging instrumental din ang kanilang mid-season trades ng kanilang makuha sina OG Anunoby at Bojan Bogdanovic. Yan din ang naging recipe ng Pacers ngayong season nang pahawalan nila si Buddy Hield para makuha ang borderline star na si Pascal Siakam. Naging malaking tulong si Siakam para sa Pacers, lalo't naging inconsistent ang laro ng kanilang star player na si Tyrese Haliburton. Kung ibabase namin sa naging first round matchup nila, mas mabigat ang pinagdaanan ng Knicks dahil pinatalsik lang naman nila si Joel Embiid sa playoffs. Bukang poise ng New York na magkaroon ng deep playoff run ngayong season dahil hindi lang si Brunson ang gumagawa, kundi pati ang kanyang mga kakampi kaya mahirap mabasa ang opensa ng Knicks. Kaya tingin namin, aabot ito sa Game 7 pero New York Knicks ang magwawagi. Number 1 Oklahoma City Thunder versus number 5 Dallas Mavericks. Isa na naman itong series na mahirap pustahan dahil tingin namin ay magiging close fight ito. Maraming nagsasabi na Oklahoma raw ang pinakamahinang first overall seed pero pinatunayan nila na dominante sila matapos nilang walisin ang New Orleans Pelicans. Ang Dallas naman, hawak ang marahil pinakamahusay na backcourt sa katauhan ni Luka Doncic at Kyrie Irving. Kung titingnan ang regular season, 3-1 pabor sa OKC ang matchup pero ang huling 2 laro nila ay hindi naglaro si Doncic. Sa nag-iisang panalo naman ng Mavericks kontra OKC, sumalang si Doncic at tinambakan ng Thunder, 146-111. Kaya naman walang stats na pwedeng makapagsabi kung sino ba talaga ang lamang sa serye na ito. Ibabase na lamang namin ito sa aming gut feel. Tingin namin ay may slight edge pa rin ng OKC kontra Mavericks. Sa Thunder ay kahit magkaroon ng off night si Shai Gilgeous-Alexander ay maraming pwedeng hugutin si Mark Dagonal. Dagdag pa dyan ang depensa ni Lu Dort na pwedeng magpahirap kay Irving o kaya kay Lu. Bagong bias din ang Mavs dahil sa kanilang trades noong mid-season nang kunin nila si Daniel Gafford at PJ Washington. Sa tingin namin ay mangingibabaw ang chemistry ng OKC kapag nagawa nilang makauna sa Dallas. Ang verdict namin, 4-2 in favor of Thunder. Number 2 Denver Nuggets versus number 3 Minnesota Timberwolves. Ito na ang pinaka-exciting na matchup ngayong semifinals. Kung tutuusin ay pwede nang magsimula ang rivalry sa pagitan ng dalawang koponan dahil last season ay nagkaharap na rin sila sa playoffs. Well, bilang lang ang mga pwedeng makatapat sa Denver pagdating sa matchup. At ayon niya mismo kay Michael Porter Jr., ang Timberwolves ay parang isang koponan na dinisenyo para talunin sila. Sa NBA kasi, bilang na lang ang mga big man na kayang dumipensa
kaysa sa isang post player tulad ni Nikola Jokic at hawak ng Timberwolves ang alas sa katauhan ni Rudy Gobert. Dagdag pa dyan ang competent lineup ng Minnesota kung saan bukod kina Anthony Edwards at Karl Anthony Towns, malalim din ang kanilang naging bench na pinangungunahan ni Sixth Man of the Year candidate Naz Reid. Kaya naman hindi na nakakagulat na nakasilat na ang Timberwolves ng isang game sa home court ng Nuggets. Yun nga lang, alam naman natin na Denver ang isa sa prime contender para sa championship. Sa ngayon ay kalmado pa maglaro si Jokic. Kung kakailanganin na nitong bumuhos ay mahihirap tapatan ng Denver dahil lahat ng kanyang teammate ay nahahawaan. Batid naman namin na magiging close ang matchup na ito at pwede talagang makasilat ang Minnesota. Ngunit yung isip lang ang papairalin, ibibigay pa rin namin ito sa Denver 4-3. Mga ka-Atletico, approve ba kayo sa aming predictions o may sarili kayong hula sa mangyayari sa playoffs? I-comment mo na yan.